guys, kung makikita nyo ha, napakalago niya at yung ugat niya ay crowded na ang kanyang mga goods. Kailangan talaga natin hugutin talaga. At kailangan talaga natin baklasin at paghiwa-hiwalayin ang kanyang mga roots. So yun guys, please continue watching. So yun guys, makita nyo crowded na yung kanyang mga ugat at kailangan natin baklasin at paghiwa-hiwalayin natin ang kanyang mga ugat para ma-propagate natin. Actually, itong butterfly fern na ito ay maganda nito pagka basta inalagaan natin ito ng husto ay napakaganda nito. Malilit yung dahon niya at medyo pino. At itong butterfly fern na ito, ay ayaw niya sa sobrang init. Gusto niya sa mga lamig, sa mga shaded area. Guys, kung bago kayo sa akin channel, please like, comment, and subscribe to my channel. Pakihit na rin ang bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga bagong video, sa aking mga bagong halaman. Please continue watching. At sya nga pala guys, itong butterfly fern ay hindi niya masyadong type ang lupa, pero kung wala kayong choice at medyo mahal naman kasi yung cocopeat, kung meron kayong mga bunot-bunot, konting lupa lang, huwag masyadong purong lupa. Kung meron kayong old rice hull ay haluan nyo, at kasi yun lang ang napansin ko dito sa butterfly fern, ayaw niya ng purong lupa. Gusto niya sa mga bunot-bunot. Actually, itong ang fern ay tumutubo ito pagka nag-uulan eh. Yung makikita kayong fern na nakadikit lang sa mga padar-padar na nilulumot. So, parang ganun lang din to. Ayaw niya sa masyadong purong lupa. So, yun lang ang tip ko sa inyo dito sa mga klase ng fern na ito. So, yun guys. Thanks for watching. Kasi guys, itong fern na ito ay gumagapang yung kanyang mga ugat. At yung mga ugat niya, dun siya, dun dumadami yung kanyang mga sukling. Yung mga ugat niya, yun ang dun sa nagkakaroon ng mga dahon. At kaya kailangan yung kanyang pagtataniman ay talagang mabilis yung lusot o mabilis siyang makagapang. Kaya pagka lupa ay hindi lalo na pagka nasiksik yung lupa ay hindi siya masyadong makagapang o hindi makatawag dito, hindi siya mabilis dumami. So mas maganda kung gagamitin nyo yung buhaghag kagaya nga ng rice hull at cocopeat kung meron kayo.